Ganitong klase ng magandang bahay, magkano kaya lahat ng gasto nito? Abangan sa susunod na mga video nito. Natutupan mo ba ang lahat ng pangarap sa buhay mo na magkatayo ng dream house mo? Kung hindi pa, magplano na. Paano ba magplano para makabahay ng ganitong klaseng marap na pagandang bahay? Kahit maliit lang yung sahod ng aking asawa, ay sinusubukan ko talagang mag-ipon ng pera para matutupad ko yung dream house ko. Malalaman nyo lahat kung paano ko sinumulan na magpatayo ng dream house ko. Tapusin mo na yung buong video nito. Keep on watching! Hi guys, welcome back po rito sa aking YouTube channel. So for today's video is ito na po ang aming bahay. Ipapakita ko sa inyo ngayon for today's video. So ito po ang aming napatayo sariling bahay. Actually, hindi pa ito tapos guys dahil marami pa itong kulang. Sinimulan ko sa likod. Dito kung saan ito po ang aming kusina, CR. Pero hindi po namin ito nasimulan mapatayo dahil inuna namin yung sa sala, dalawang kwarto at saka yun na yung kusina guys dahil kulang pa sa budget. At inadandahan namin yung pinag-ipunan dahil hindi naman malaki masyado ang sahod ng asawa ko. So ito po yung sa harap ng aming sala sa bahay. Ayan, makikita nyo. Ayan, sa bahay po namin guys is lahat yan is concrete. Dahil masasabi natin concrete dahil naka-hollow block at saka naka-sipalins yun at saka naka-coloro po yung bahay namin. Hindi pa yan tapos guys ha, at pinagmalaki ko talaga yung trabaho ng asawa ko. Kahit maliit lang yung sahod ng asawa ko, syempre pinagsikapan ko talaga makapag-ipon ng pera para masariling bahay na ako. Ayan, this is my dream house kahit hindi pa ito tapos. Pinagmalaki ko talaga yung trabaho ng aking asawa. Ayan, sinasarili po niya ng pagpatayo ng bahay. Tinutulungan talaga siya ng kaniyang mga kapatid at kaniyang ama. Ayan po, from hollow block down to up is yung asawa po ang gumagawa. Kahit may trabaho siya, sinasadlay lang niya mag-file ng mga hollow block para hindi man masyadong malaking gasto. So, ito pong likod ng aming bahay. Likod po ito ng aming dalawang kwarto. Ayan, ipapakita ko sa inyo at nilibot ko na lang para ipakita ko sa inyo kung ano yung forma ng aming bahay. Yung tipon mo, magtitipid ka na ng pera dahil medyo mahal yung bibilhin. Pero pinagsikapan mo lahat para lang sa pamilya mo at sa sariling bahay. Dito, ipakita ko sa inyo, ito po yung kalahati dito sa aming, yan pinupoint ko sa aking kamay. Diyan po namin nilagay yung kusina namin. Iko-connect lang namin yung kusina namin. Dahil sa sinabi ko sa inyo, hindi pa ito tapos yung bahay namin. Dahil inuuna po namin yung sala, kwarto. So, diyan po, ilalagay namin yung kusina. Ayan, so, yung pong forma, medyo malayo. Ayan, may nakaharapang malunggay. So, diyan, medyo hindi naman masyadong malaki yung bahay namin pero nakaka-proud talaga guys. Mas maganda kung may sariling bahay ka dahil may privacy ka sa sarili mo, may privacy ka sa pamilya mo. Makakapagod talaga mag-ipon ka sa mga manugang mo. Ang hirap-hirap talaga. Dapat pag-isipan mo kung ikaw ay bagong kasal, kung nag-live-in ka, dapat pag-iisip ka mag-ipon ng pera dahil kung gusto mo na magtayo ng sariling bahay mo, may pamili ka ng mga materyales. Ayan guys, so narito po tayo sa loob ng aming bahay. Ayan po yung aming pangalawang kwarto. Ayan, naka-sipardins yan guys. Yung sipardins guys is nakahalaga po ng 13,440 sa 28 pieces. Medyo mahal dito sa Mindanao guys. Tapos yung bubong namin guys is coloro, is kulay pula. Nakahalaga po siya ng 11,600 sa 12 feet, 14 pieces at saka plus 6 pieces is 20 pieces lahat. At saka 4 feet sa coloro is 2,800. Nakahalaga po siya ng 280 by 4 feet lang. Ang sukat po ng aming bahay, hindi pa kasama rito yung kusina, yung dalawang kwarto at saka kasala, 20 and 18. So yung kwarto namin is 10 feet, dalawang kwarto, so 20. And dito sa sala namin is 15 feet at 5 feet sa aming may palabas. So dito po ang aming exit ng aming bahay. Ayan, ito po ang aming balkona. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa yung 5. Alam nyo guys, napakasakit ang ulo talaga kapag ikaw yung mag-ipon para sa sariling bahay mo dahil isa kang estudyante at may anak ka. Hindi naman masyadong malaki yung bahay namin, nasakto lang sa mapamilya at saka sa bisita. Ayan, so lahat ng ginastos ng aming bahay is 63,220. Ayan, so sa hollow block up to down is sinasarili na ng aking asawa. Pero sa bubong is nagbabayad kami ng 4 days to work sa skill at saka sa labor. Sobrang
sobrang mahal-mahal din ang ginastos namin guys dahil sa siminto pa lang at saka sa Haloblanca, Cavilia, lahat-lahat guys is napakamahal. Sobrang mahal talaga guys dito sa Mindanao. Sa mag-asawa na hindi pa nakapagtayo ng kanilang dream house, sa mga bagong kasal dyan, magplano na at ipon ng pera para makapagtayo ng sariling bahay. Isang ina at sa dyan, unti-unti natutupad yung dream house ko. Hanggang dito na po ang aking video. I hope nakapagplano ka na para matupad yung sarili mong dream house. Hanggang dito na lang po. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi naman kayong updated sa mga video ko. Thank you. Bye-bye.